Ay, yun, meron na. Isa, dalawa. Yung mga naka-view na dyan, paki-comments lang po. Para malaman ko kung sino yung mga nandiyan dyan na. Wala pang comment eh. Kailangan ko may comment. Comments po, comment. Para ngayon na po kayo magtanong. At hirap ako paulit-ulit nagme-message, nagre-reply dun sa mga tanong. At yung mata ko po at nag-ano na, puro ulap na yung nakikita. Katititig sa... Hindi po, magtanong na po kayo. Yung mga tanong yung paulit-ulit para isang tanong na lang, isang sagot na lang para yung ibang nandiyan dyan eh. Maano rin po nila, marinig po nila yung sagot. Kung wala pang magtatanong, ano muna? Tawag dito. Yun po ah, meron po tayong interview sa 700 Club Asia. Pipili po ako ng ilan na may mga grabbing experience. Mas maganda po kung sa member natin yung mga sariwa pa yung emotion para ano, maikwento nila na maganda yung experience nila sa mga demonyong mga loan shark na to. Nung nakaraan last po, marami naman pong member na nagpa-interview at sumali sa ano, maraming sumali sa Zoom meeting namin nila Ma'am Gemma. Andun po si Secretary Belo, andyan po, nakapos naman po, andun po sila General Rodriguez uli ng anti-cybercrime, sila General Sermonia, CIDG, nandun po sila, sila Ma'am Gemma, at ilang mga abogado po, pati po ang taga SEC ay in-invite. Yun po, yung nga po, medyo sumablay lang kasi yung isang kasama natin na hinati ko po, yung tungkol sa global, tapos nag-assign po ako ng magsasalita tungkol sa ano natin, sa online loan shark. Kaso hindi po nakapasok yata si Tina Mapalad, so hindi ko na napalitan nung tinatawag ni Ma'am Gemma. At actually, unang-una nga po tayong tinawag doon. Nung tinatawag na po si Tina, hindi po nakasagot. Wala yata rin sa Zoom meeting. Kaya hinabol ko lang nung pangalawang tinawag ako, hinabol ko lang po yung tungkol no sa sinabi ko sa SEC na ano, yung tungkol sa yung mga na-disqualify, nakakabalik na naman, at saka yung mga kung ilang percent, kung gaano kagrabe itong anong to, budol-budol na to, paano nila niloloko yung tao. Actually, ano po yan eh, hindi po 50%, ha? 7 days po, lalo po yung ibang worst na umutang ng 2,000 o natanggap 1,000 plus interest, sobra po eh, halos sa isang linggo po 100% po yan ang kinita nila. Dinaya lang, pero ang kasama sa interest nila yung kinalatas nila na yun, nababayaran nyo rin kasama sa tinubo nila yun. 1,000 lang natanggap nyo, ang babayaran nyo sa within 7 days is 2,000 plus. So ibig sabihin yun ang patong nun, i-times nyo po sa 1 month di 4, so papalo ng 400% per month yan. Kaya ganun kagrabe, ekwentahin nyo per annum. Wala pong ganun kalaking interest na mas malaki pa sa inutang nyo ng 4 na ulit. Kasi 7 araw lang ang inutang nyo, doble ang ibabalik nyo kung magkano inutang nyo. So, wala pong ganun eh. Parang ano yun eh, hindi na po talaga katanggap-tanggap yun. Pag kinuwenta nyo ng isang buwan, 4 na i-times 4 nyo po yun. Eh, ang sinasabi nilang tubo is per annum. Diba? Kaya kita nyo yung mga banko, yung mga, ano, yung mga credit card na yan, above 3% lang yan, per month, or 5% yata, something. Kaya, hindi papalo, nasa mga 30, tama ba ako, mga 36% per annum lang yan. Eh, ito hindi eh. Diba? 400%, hindi per annum, per month. I-times nyo yung 400% per month na yun. Per month na yun, i-times nyo sa 12, edi, libo.
Grabe yan. Walang ganun. Sige po. Yung mga nagtatanong, yung mga barangay-barangay na yan, alam nyo naman dyan, magbasa-basa lang po kayo. So ngayon po, yung huling submitting natin, yung nga binanggit ko, then nagkaroon na po ng ano, umaksyon naman po ang SEC at saka yung mga ibang kasama natin nasundan niya ng ano, nasundan niya na nagplano po ang mga ibang moderators natin at mga kasama, nagkasundo po, nagplano na pag bumaba po daw yung ano, yung tawag dito yung mga protocol na yan, yung about COVID, ay nagplano na po na mag-rally dito tayo dito sa SEC, then diretso sa Senado, kasi hanggang ngayon hindi pa nga nai-hearing yung naka-file sa Senado na SB 2287, yung consumer protection, kasali po yung sa mga ano dyan, sa mga utangan na yan. So nagbabalak nga, eh kaya lang biglang nagparamdam na tong SEC sa wakas. Hindi ko alam kung anong, basta nag-umpisa na po silang gumawa ng aksyon. Ayun, kaya sinabi ko na i-ano muna, bigyan natin ng ng panahon na kung kikilos na ba sila o anong plano nila. Ayan, may nakikita naman po tayong result. So, pagbigyan po natin muna ng anong talagang, baka meron silang magandang naiisip na paraan. Total baka yung iba nag-isip na rin sila kung paano nilang i-regulate. Ang pagkakaintindi ko kasi i-regulate na nila dun sa mga bagong mag-a-apply, medyo sasalain na nila yan. Magkakaroon sila ng mga regulasyon na siguro yung mga sinasuggest natin, yung mga hinihingi natin, yung mga hinaing natin. So yun ang pag-aaralan nila, paggawa nila ng mga regulasyon, patulad din yung mga sinasuggest natin, baka isama nila yan, pag-aaralan nila kung po pwede. Ayun, pero yung mga, pagkakaalam ko ha, pagkakaintindi ko, yung mga dati nang nabigyan nila, parang tuloy yata yun, something. Pero walang problema doon kasi, ang sabi naman nila yata, babantayan nila. At, so pag sinabing ganun, yung mga nakakuha na ng lisensya, at ang mga gagawin nilang regulasyon eh lalabag dun sa regulasyon na ilalabas nila yung mga bagong nandiyan na nabigyan na ng lisensya. So ang mangyayari, matatanggal din yan lalo kung may complaint kayo, matatanggal yan. Ganun mangyayari diyan. Tapos pag apply nila ng bago, sasalain na sila. So, yung iba kasi, may nabasa akong post na parang negative comment din. Yun, tingnan nyo rin kasi hindi pa natin nakikita yung yung sinasabi nila na na gagawin nilang regulation. Hindi pa naman natin nakikita. Ako hindi pa nakikita. So, hintayin na lang po natin. Kasi meron naman din po tayong inaantay sa Senado. Yung iba, may nakakita ko ng post, yung sabi, wala naman daw ginagawa, hindi naman daw tayo tinutulungan ni Senator Win. Hindi po. Nag-file na po siya noon pa, nung nakipag-meeting tayo sa mga sekretary, tsaka yung nakausap natin sa media si Senator Win. Antimano po, tinawagan nila ako, nagtawagan kami, and then, dun pa po, ilang araw lang po yon, ginawa na po agad nila yung resolusyon. Ipinail na po agad nila sa Senado. Hindi ko lang alam bakit hindi pa rin po nahihiring kasi medyo matagal po yan, nakapila po yan ang pagkakaalam ko. Hintayin pa po natin mahiring yan. Minsan nagkakaroon ng mga priority hearing at natatabunan. Or alam naman natin na itong mga nasa likod ng mga sindikatong OLA na to, dikit din po yan. Mostly sa mga, kasi naranasan ko yan mga kapit to kuya diyan sa mga mga kumparin nila ng mga nasa legal department diyan. Halimbawa, isang senador po, may mga legal department po sila diyan, isang opisina po nila may mga legal department. Kasi po pagdating doon sa Senate bill na 'yan, ihihiring po 'yan, pagbobotohan pa po 'yan or iimbestigahan pa 'yan.
So, matagal po yan kasi may mga investigation pa po na gagawin dyan para malaman po nila kung ano ang dapat nilang gawin. Pag-aaralan din po nila yan kung ano mga dapat na batas nila ipasok dyan. Kaya, hindi po agad-agad. Pero, antimano po, ginawa na po agad dyan resolution. Nagkausap kami nila, nakapasok na agad dyan. Yan nga, kaya nga, meron silang tinatawag na Senate Bill 2287. Nakapile na po yan. Kaya, at ang nag-file po niyan ay si Senator Win Gatchel yan. Ngayon. Ayun, mabuti nga po at hindi parang senador uli siya tatakbo. Kung hindi vice, at least kung abutin man ang election niyan, matabunan, andyan dyan pa rin po siya, mas maganda po, pabor pa rin po yon na maitutuloy niya yung ano niyan, matututukan niya. Hindi rin po natin alam kung interesado niyan yung ibang senador, diba? Hindi lang naman si Senator Win. Marami rin dinidikitan na senador itong mga demonyo ng OLA na to. Kung hindi ko lang pwede pakita sa inyo yung mga litrato, yung mga post ng mga ano, hindi lahat po pwede ko isend sa inyo. Ako nakakaalam ko po kung sino yung mga iniikutan, yung mga dinidikitan itong mga hayop ng mga demonyo nasa likod ng OLA na to, lalo yung mga aso nila, mga abogado niya, mga piskal. Mga piskal po yan, mga abogado. Ibig sabihin, pagkakaalam ko kasi karamihan ng piskal gagaling din ng PAW. Tapos magiging head po yan ng isang district. Halimbawa po, Pasay. Sample lang yan ha, Pasay. Pag naging PAW ka Pasay tapos magiging head ka, after nun aakit ka po maging piskal, aakit ka maging judge. Meron din pong mga judge na article na nabasa ako na may mga business din na mga ganyan, yung mga lending on mga loan shark din. Meron din po. Meron po, marami po. Maraming involved na sa mga ganyan kaya hindi rin po basa-basa. Kasi maaring may kumontra dito sa ibang mga senador. Yung po ang binabantayan natin kung sino ang mga protector diyan at kumukonsinte dito sa mga aso, yung mga aso ng mga loan shark na to, yung mga aso-aso nila diyan. Andiyan diyan. Mga iikot-ikot sa mga opisina nila. Papa-selfie-selfie pa. Ayan, didikit-dikit, sul-sul-sul-sul-sul na kumandidato ka ng ganito, kumandidato ka ng mataas sa posisyon. Ayun. Makakarma naman yung mga yan. Hindi lulusot yung mga yan. Binabantayan natin yan. Hindi po ako muna magbibigay ng kandidato natin na dadahilin sa pagka-presidente at vice-presidente. Unang-una po, sana po maintindihan ninyo, tayo po ay hanggat maaari, hindi po tayo kumikiling. Kasi po, may mga tumutulong po sa atin, media, or mga nasa government, may tumutulong po sa atin na iba't iba sila ng ano, iba't iba sila ng manok, iba't iba sila ng dinadalang kandidato. Kaya ayaw ko pong makita nila na pag may kinilingan po tayo ng isa, parang magtatampo sa atin yung iba kung nasa kabilang partido. So, kaya iniiwasan ko po yung ganon. Kaya nga po, sabi ko, hanggang senator lang po ang ibibigay ko. At ang bibigay ko naman, makikita nyo po naman, yun po yung mga tumutulong din sa atin. Kasi yun po, doon po ako mag-ano sa senador, mag-iibigay. Ngayon, may kanya-kanya naman po tayong isip, makikita nyo naman po kung sino. Actually, hanggang ngayon, hindi, wala pang nagpaparamdam sa atin, wala pa rin pumapansin ng mga presidential board. Busy-busy na nakaiikot, kamumudmud ng pera. Diba? Andiyan mga namumudmud, nagpapa-advertise sa TV, million yan. Million ang ginagastos nila. Gano'ng karami ba ang bubudboran nila? Gano'ng karami ba tayo? Yun ang hindi nila pinapansin. Yun ang hindi nila alam. Kasi ang 30,000 natin, marami pa dyan ibang member tayo na hindi na interest na lumaban. Talagang iginapang na lang nila, pikit mata nilang binayaran para matahimik na sila, hindi na sila umulit. Marami po dyan. Napakarami. Sa nireject lang po natin na gustong sumali, kung 30,000 tayo, higit po sa 30,000 ang hindi natin pinasali. Kasi parang kaduda-duda. At yung mga nire-reject natin, yung araw-araw, ang dami nating binablock, sinisipa sa group. Ayun po. So, yun lang. Magkakaroon naman tayo ng ng napaka-bilis ngayon ng mga natin. Nakukuha naman po natin lahat attention sa media, dyan sa mga nabibiktima.
So, kung nabiktima kayo, hindi nyo alam magagawin nyo. Yun nga, meron akong kausap. Tumawag sa akin. Ano siya? Nasa Napolcom pa siya. Merango. Hindi naman siya ano, that time lang, parang nangailangan siya ng emergency pang, hindi ko alam kung ano yun, pang emergency. Nag-try siya na magpindot. So, ano nangyari? Ayun, naranasan niya rin yung naranasan ninyo, natin. Paano gipitin, paano ano, harasin. So, lumapit siya sa anti-cybercrime sa region nila. Kausap niya pa yung regional director, yung general. So, sabi niya nga, nakakalungkot, mismong ako, sabi niya, mismong ako, wala akong magawa. Hindi namin matrack kung sino yung mga yan. Kasi nga, wala rin naman kakayahan yung anti-cyber nila na ano, matrack yung mga numbers na ginamit. So, yun nga po ang problema. Kaya nga sabi ko, oo nga, kaya nga naiintindihan ko naman, kaya nga nung last Zoom meeting, hindi ko na nga masyadong kinwestiyon yung mga taga anti-cybercrime. Kasi nga, parang, siyempre, napapahiya sila Ma'am Gemma, sila General, na ganun usapan, pero wala pa rin nangyayari yung nga inuungkat ni Ma'am Gemma, kaya iniiwasan ko nga na may makabang, may mainis sa akin doon. Kaya yung SEC po ang inano ko, ang pinuntirya kong kausa, ano, maiparating sa SEC. Kung napapanood niyo po yung Zoom meeting, SEC po ang kasi andyan doon sila General. Then, napapunta rin po ako ng CIDG. So ang katuwiran ko nga ngayon, kahit magpursige sila General Rodriguez, ang ACG, kahit itong mga bata niya, ma-pinpoint man, o katulad nyo, yung mga pondolo, kahit humahuli po nila yan ng NBI, ipapasok din po, isasubmit po nila yan sa korte. Korte pa rin po ang hawak. At pagdating sa korte, hindi naman po makukulong itong mga to, kasi pipiansahan o ilalabas to ng mga amo nila. Gagapangin din po nila yan sa korte. Alam mo sa korte, di ba, siyempre, pag may pera, katulad nga ng na-experience ko, eh ang mga abogado niyan puro kilala. Kilala may maraming kilalang politika at kilala nila lahat halos din ng kapwa abogado, mga kabatch nila yan, yung mga piskal na yan, mga judge na. Kaya wala rin po mangyayari bangketa. Kaya isa pong dapat talaga yung regulation ng SEC, ma-regulate niya kung sino ba talaga dapat mag-regulate, kasi hindi naman din i-regulate ng Bangko Sentral kasi hindi nga nila hawak. Hindi nga sila nabigay ng permiso dyan. So, dapat talaga SEC. Yun ang unang-una. Ilang years na yan, napakatagal na yan. Panahon pa ni Korean. Meron na yan. Kasi yung ibang mga abogado nila dyan, kilala ko mga galing pa, mga bata pa nung mga tao-tao pa nung panahon ni Korean, yung mga nasa gobyerno pa yung iba dyan. Kaya malalakas talaga sila. Ayun. So, ayan, napakwento na tuloy ako. Marami akong gustong ikwento. Hindi ko lang kayang i-text na i-text. E, bihira nga akong mag-live. Kaya naisipan ko lang po ngayon uli mag-live. So, hindi ko naman babasa itong ano mo ha. Hi sir, watching po. Ayan, tumatawag po yung isang ano natin dito. Kaibigan. Yung isang member po. Okay, teka lang ha.